karaniwang palakasan. Sila ay pinalalaki sa piling ng mga armas at pinatatapang para sa madugong pakikipaglaban. Gera ang pinaghahandaan ni Walid at Abdullah. Kapwa Mujahideen na sa murang edad ay handang magbuhis ng buhay alang-alang sa prinsipyo o isang ideya na ipinasa sa loob ng maraming henerasyon ng pag-aaklas. Ito ang buhay ng Batang MILF. Nakapanlulumo ang mukha ng Gera sa Mindanao. Ang militar, ang Moro Islamic Liberation Front o MILF, kapwa hindi magbababa ng armas. Sa ngalan ng pinaglalabang kapayapaan, Lanao del Sur, nakapwesto na ang 116th Base Command ng MILF. Grupong pinamumunuan ni Commander Amana Anderson. Ang mga batang mandirigmang MILF na una ninyong nakita dito sa Rated K, 3 taon na ang nakakaraan, ay walang takot ngayong sumasabak sa gera. Yan si Walid at si Abdullah. Allah! Sa unang pagbisita ng Rated K sa Camp Busra ng MILF sa Butig, Lanao del Sur, nakilala namin si Walid na noo'y 12 taong gulang at si Abdullah na noo namay 10 taong gulang pa lang. Bago ako maging MILF, inautusan ng maliliit na trabaho gaya ng pag-asikaso sa bahay, pag-aalaga ng hayop. Hindi na sabi sa utak kong gusto minto dahil ang gulo sa aming lugar ay tuloy-tuloy. Dahil ang lugar namin ay magulo, kaya wala akong panahong maglaro. Pangarap noon ni Abdullah ang maging doktor. Subalit ang kanyang ama, puspusan siyang hinahasa na maging mandirigma. Si Walid naman, nais talagang maging MILF commander. Ang mga bata, nakakagulat ang tapang sa paghawak at pagpapaputok ng matataas na uri ng armas. Subalit ngayong 2008, ay binalikan namin ang Cotabato sa kainitan ng bakbakan ng mga puwersa ng gobyerno at ng MILF. Binalikan namin ang 2 batang sina Walid at Abdullah na minsang nangarap na maging mga profesional o ordinaryong mga mamamayan. Ngunit nagbago na ang kanilang kapalaran sabay sa pagbago ng kanilang mga pangarap sa sarili at sa kanilang lupain. Handa na sila ngayong ipagtanggol ang lupain at lahi ng Bangsa Moro. Gamit hindi na ang mga laruan, kung hindi ang ilan sa mga pinakamapapangis at pinakamatitinding mga armas ng MILF tulad ng RPG. Inabutan namin ang 2 batang sina Walid at Abdullah na walang tigil sa pagsasanay. Ganap ng mga binata, si Abdullah ay 13 anyos na at si Walid ay 15 anyos naman. Kung noon, tagalinis lamang sila ng kampo, ngayon, nahulma na sila bilang ganap na MILF. 1, 2, 3, 4, 1. At ang dahilan ng kanilang mas pinaiting pangpagsasanay ay ang pagbagsak ng usaping pangkapayapaan noong Marso na inanunsyo ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa napakalaking pagtitipon ng Bangsa Moro sa Butig, Lanao del Sur. Sa pagtitipong iyon, bitbit ni Walid ang malakas na armas na RPG o Rocket Propelled Launcher na ibinigay sa kanya ni Commander Anderson. Alam na nila kung paano gamit eh. Pwede na sila nung gamit ng malalaking na baril. Hindi ako natatakot kapag hindi natapos ang usaping pangkapayapaan. Siguradong tuloy ang labanan. Pinag-aaralan naman ni Abdullah ang iba pang malalakas na armas ng MILF. Bitbit niya ito.
ko kapag siya'y nagpapatrol sa kagubatan kasama ang mga may edad ng MILF na sundalo. Ngayon malaki na ako, nadadagdagan na ang trabaho ko sa kampo ng MILF. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ko sa paghawak ng armas. At sa umiitim na yung bakbakan sa pagitan ng MILF at militar, isa lang ang mensahe ni Walid. Handa siyang mamatay. Handa akong mamatay sa gerang ito, lalo na ngayong Ramadan, kung saan bukas ang pinto para sa mga martir. Pagtatanggol ko ang Bangsa Moro, ang aming lupain. Ang paghuhulma ng mga batang MILF ay hindi umano opisyal na kinukonsinti ng pamunuan nito. Ayon kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, mula 18 pataas ang isinasabak lang nila sa formal military training. Bawal daw ang mga bata. Do you think it is almost traditional for even young children to aspire to fight for the cause of the MILF? In some villages, when there is this Mujahideen, their father Mujahideen, then they try to train their children on their own. But there is no formal training for children. The past experience of these people, they realize that they cannot spare the children from the violence. So they initiate to train them in order to defend themselves. But we are very strict, and it is contained in our code of conduct in the military. We will not admit below 18 years old. Ang tunay na paglilingkod